Nagagalak sa Panginoon. Ang mga anak ng Diyos ay tinatawagan upang maging mga kinatawa ni Kristo na naghahayag ng kabutihan at kahabagan ng Panginoon. Kung paanong inihayag sa atin ni Jesus ang tunay na karakter ng Ama, ay gayon ding ihahayag natin si Kristo sa isang sanlibotang hindi nakakaalam ng kanyang masintahin at mahabaging pag-ibig. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, ani Jesus, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo. Juan, Kabanata 17, Talata 18 at 23. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga alagad ni Jesus. Nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo. Nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. 2 Korinto, Kabanata 3, Talata 3 at 2. Bawat isa sa kanyang mga anak ay isang liham na ipinadadala ni Jesus sa sanlibutan. Kung ikay alagad ni Kristo, ikay liham niya sa pamilya, sa nayon, sa lansangan, kung saan ka nakatira. Si Jesus na tumatahan sa iyo ay nagnanasa magsalita sa mga puso na mga hindi nakakakilala sa kanya. Marahil ay hindi sila bumabasa ng Biblia o di nila naririnig man ang tinig na nagsasalita sa pamamagitan ng mga pahina nito. Hindi nila nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Datapwat, kung ikay isang tunay na kinatawan ni Jesus, ay mangyayari sa pamamagitan mo'y mapapaniwala sila sa kanyang kabutihan at mga hihikayat na umibig at maglingkod sa kanya. Ang mga Kristiyano ay inilalagay ng mga tagapagdala ng ilaw sa daan patungo sa kalangitan. Dapat nilang ipasinag sa sanlibutan aliwanag na sa kanila'y nagniningning na buhat kay Kristo. Ang kanilang buhay at karakter ay dapat maging nasa isang kaayusan upang sa pamamagitan nila'y magkaroon ng ibang mga tao na isang matuwid na pagkakilala tungkol kay Kristo at sa paglilingkod sa Kanya. Kung tunay na kinakatawan natin si Kristo ay ipakikita natin kahali-hali na ang paglilingkod sa Kanya na siyang totoo. Ang mga Kristiyano nagtitipon ng lungkot at kagulumihanan sa kanilang mga kaluluwa at bulong ng bulong at daing ng daing ay nagbibigay sa mga iba ng maling pagpapakilala sa Diyos at buhay Kristiyano. Nagdudulot sila ng pag-aakala na hindi kinalulugod ng Diyos na maging magalak ang kanyang mga anak. At dito sumasaksi sila ng di katotohanan sa ating Ama sa kalangitan. Katuwaan ni Satanas. Tuwan-tuwa si Satanas pagka naakay niya ang mga anak ng Diyos na manlupaypay at huwag manampalataya. Ikinalulugod niya makita na tayo hindi nagtitiwala sa Diyos. Ating pinag-aalinlangan ang pagnanasa at kapangyarihan niya upang tayo iligtas. Ibig niyang ipalagay natin ang kalooban na rin ng Panginoon na tayo'y mapasama. Gawain ni Satanas na ipakilala na ang Panginoon ay kulang sa habag at pagkaawa. Pinipilit niya ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ang pag-iisip ng tao ay pinupuno niya ng mga maling paniniwala tungkol sa Diyos. At sa halip na ilagak ang ating isipan sa katotohanan hinggil sa ating Ama sa kalangitan, ay napakadalas na inilalagay natin ang ating mga isip sa mga paglinlang ni Satanas at hinahamak natin ang Diyos dahil sa hindi pagtitiwala sa Kanya at pagbubulong-bulungan sa Kanya. Pinagsisikapan ni Satanas na gawing mapapanglaw ang buhay na panrelihiyon. Ibig niyang ito'y limitaw na nakakapagod at mahirap. At pagkaganito ang paniniwala ng tao sa relihiyon, ay kinakatigan niya sa pamagitan ng hindi pananampalataya ang kasinungalingan ni Satanas. Ang maraming lumalakad sa landas ng buhay ay lagi na lamang nag-aalala ng kanilang mga kamalian at pagkabigo, at ang kanilang mga puso ay nangapupuno ng kapigatian at panglulupaypay. Nung ako'y nasa Europa, ang isang kapatid na babaeng gumagawa nito at nasa mapait na kapighatian ay sumulat sa akin na humihingi ng ilang salitang pampasigla. Nang kinagabihan pagkabasa ko ng kanyang sulat, ay napanaginipan kong ako'y nasa isang halamanan at isang tao na waring siyang may-ari ng halamanan
ay siyang nangunguna sa akin sa mga landas nito. Namimitas ako ng mga bulaklak at nasasamyo ko ang kanilang mga halimuyak nang ituro sa akin ng kapatid na ito na kasabay ko sa paglalakad. Ang di nakikita mga tinik na humahad lang sa kanyang dinaraanan. Naroon siya, tumatangis at nahapis. Hindi siya lumalakad sa landas at hindi sinusundan ang nangunguna. Kundi, siya ay lumalakad sa gitna ng mga dawagan at tinikan. O, anya ng tumatangis. Hindi bagasayang ang magandang halamang ito na sinira ng mga tinik na magkagayoy nagsalita ang nangunguna. Pabayaan mo ang tinik, sapagkat susugatan ka lamang. Pitasin mo ang mga rosas, ang mga liryo, at ang mga klabel. Hanapin ang magandang bahagi. Wala bang magagandang sandali sa iyong karanasan? Hindi baga dumating sa iyo ang mainam na mga panahon nang ang iyong puso'y tumibok sa kagalakan sa pagtugon sa Espiritu ng Diyos? Kung binubuklat mo ang nakaraang mga kabanata na karanasan mo sa buhay, hindi baga nakatatagpo ka ng maiinam na pahina? Hindi ba ang mga pangako ng Diyos ay katulad ng mabangong mga bulaklak na tumutubo sa magkabilang tabi ng iyong dinaraanan? Hindi mo ba pababayaan na ang iyong puso ay mapuno ng kagandahan at kabanguhan ng mga bulaklak na iyan? Ang mga tinik at dawag ay makasusugat at makasasakit lamang sa iyo. At kung amang ito lamang ang iyong titipunin at ipakikita sa iba, ay hindi baga pinipigil mo yaong nanga sa palibot mo sa paglakad nila sa landas ng buhay, bukod pa sa hinahamak mo ang kabutihan ng Diyos? Hindi mabuting tipunin ang malulungkot na alaala ng lumipas na buhay, ang mga kasamaan at pagkabigo, upang pag-usapan at ikalungkot hanggang sa tayo mang lumo sa panglulupaypay. Ang nanlulupaypay na kaluluwa ay puno ng kadiliman, hindi pinapasok ang kanyang kaluluwa na liwanag ng Diyos at dinidiliman niya ang dinaraanan ng mga iba. Salamat sa Diyos sa maliwanag na mga tanawing ipinapakita niya sa atin. Pagsamasamahin natin ang mga pinagpalang pangako ng kanyang pag-ibig upang matingnan natin palagi. Ang anak ng Diyos na lumisan sa luklukan ng kanyang ama, dinamtan niya ang kanyang pagka-Diyos ng pagkatao upang mailigtas niya ang tao mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ang tagumpay niya alang-alang sa atin na binuksan ang langit para sa mga tao, inihayag ang paningin ng tao, ang tahanan na roon ang Diyos, ay napakita sa buo niyang kalwalatian. Ang nagkasalan sang katauhan na hinango sa balon ng kapahamakang kinalubugan niya dahil sa kasalanan, at isinauli sa pakikiugnay sa walang hanggang Diyos at pagkatapos na nagtiis ang banal na pagsubok sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating manunugos, ay dinamtan ang katwiran ni Kristo at itinaas sa kanyang luklukan. Ito ang mga tanawin na isang Diyos na ating bulay-bulayin. Ikaw ba ay humahapis sa Diyos? Pagkawaring pinag-aalinlangan natin ang pag-ibig ng Diyos at nawawalan tayo ng pagtitiwala sa kanyang mga pangako, ay hinahamak natin siya at hinahapis ang kanyang banal na espiritu. Ano kaya ang mararamdaman ng isang ina kung palaging siyang idinadaing ng kanyang mga anak na wari bagang sila'y kanyang inaapi, samantalang ang lahat niyang ginagawa ay sa ikabubuti ng kanilang kalagayan at upang mabigyan sila ng kaaliwan? Halimbawang hindi nila paniwalaan ang kanyang pag-ibig, ito ang dudurog ng kanyang puso. Ano kaya ang magiging damdamin ng isang magulang kung ganyan ang ipinakita sa kanya ng kanyang mga anak? At ano naman kaya ang loloobi ng ating ama na nasa langit kung hindi tayo nagtitiwala sa kanyang pag-ibig, na siyang sa kanya'y nag-udyok na ibigay ang kanyang tanging anak upang tayo magkaroon ng buhay? Ganito ang isinulat ng apostol, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Roma, Kabanata 8, Talata 32. At gayon may kay Rami, ang sa pamagitan ng kanilang mga kilos, kung hindi man sa kanilang salita, ang nangangagsabi, hindi ito inuukol ng Panginoon para sa akin.
Marahil ay iniibig niya ang mga iba, ngunit hindi niya ako iniibig. Nakakasama sa iyong sarili. Ang lahat ng ito ay nakasasama sa iyong kaluluwa, sapagkat bawat salita ng pag-aalinlangan na iyong binibigkas ay nag-aanyaya ng mga tukso ni Satanas. Ito ang nagpapalakas ng pagkiling mo sa pag-aalinlangan at humahapi sa iyo na lumalayo ang mga naglilingkod na anghel. Pag tinutukso ka ni Satanas, huwag kang magsabi ng anumang salita ng pag-aalinlangan o kadiliman. Kung pipiliin mong buksan ang pintuan upang pasukan ng kanyang mga tukso, ang iyong pag-iisip ay mapupuno ng hindi pagtitiwala at ng mapanghimagsik na pag-aalinlangan. Kung sasabihin mo sa iba ang iyong damdamin, ang bawat pag-aalinlangan na iyong ipinahayag ay hindi lamang nagkakaroon ng reaksyon sa iyo, kundi isa rin namang binhing tutubo at mamumunga sa buhay ng mga iba. At mangyayari imposible ng masugpo ang impluensya ng iyong mga salita. Maaaring makabawi ka sa pagtukso at silo ni Satanas, ngunit ang ibang mga natangay ng iyong kilos ay mangyayaring hindi makaiwas sa iyong iminungkahi sa kanila. Napakahalaga nga na salitain natin yaon lamang mga bagay na magbibigay ng lakas at buhay na ukos sa Espiritu. Nangakikinig ang mga anghel upang mapakinggan kung anong uri ng ulat ang iyong inilalaganap sa sanlibutan tungkol sa iyong Panginoon sa langit. Ang iyo sana mga sasabihin ay maging tungkol sa Kanya na nabubuhay upang mamagitan patungkol sa iyo sa harapan ng Ama. Kung nakikiramay ka sa isang kaibigan, sumaiyong mga labi at puso sana ang pagpupuri sa Diyos. Ito ang magbabaling sa kanyang pag-iisip kay Jesus. Lahat ay may mga pagsubok, mga dalamhating mahirap tiisin, mga tuksong mahirap paglabanan. Huwag mo sabihin sa iyong mga kapwa-tao ang iyong mga bagabag, kundi dalhin mo ang lahat ng bagay sa Diyos sa dalangin. Gawin mong isang tuntunin ang huwag bumigkas ng isang mang salita ng pag-aalinlangan o panglulupaypay. Sa pamamagitan ng mga salita nagbibigay ng pag-asa at banal na katuwaan, ay malaki ang iyong magagawa upang mapagliwanag ang buhay ng mga iba at mapasigla ang kanilang mga pagsisikap. Tulungan na ang natutukso. Maraming matapang na kaluluwa ang nabibigat ang lubha ng mga tukso. Halos malugmok na lamang sa pakikilaban sa sarili at sa mga hukbo ng Diablo. Huwag mong papanglupaypayin ang ganyang tao sa mahigpit niyang pakikilaban. Palakasin mo ang kanyang loob sa pamamagitan ng matapang at masigla mga pangungusap na siyang sa kanya'y mag-uudyok na magpatuloy sa landas niyang nilalakaran. Sa gayo'y maaaring sumikat sa iyo ang liwanag ni Kristo. Ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili. Roma, Kabanata 14, Talata 7. Sa pamamagitan ng ating mga walang malay na impluensya, ay mangyayaring ang mga iba ay mapasigla at mapalakas. At maaari din naman sila'y mapapanglupaypay at mailayo kay Kristo at sa katotohanan. Marami ang may maling pagkakilala sa buhay at karakter ni Kristo. Inaakala nilang sila'y walang sigla at tuwa, na siya'y mahigpit, mabagsig at walang kasayahan. Sa maraming pangyayari ay nababahira na madilim na mga paniniwalang ito ang buong karanasan sa relihiyon. Madalas sabihin na si Jesus ay tumangis, datapwat, kailan may hindi nakitang umiti. Tunay nga na ang tagapagligtas ay isang tao na may mga kalungkutan at bihasa sa kapanglawan, sapagkat binuksan niya ang kanyang puso sa lahat ng kadalamhatian ng mga tao. Ngunit bagaman ang kanyang buhay ay buhay ng pagtanggi sa sarili at pinadilim ng hirap at pag-aalala, ay hindi rin nasira ang kanyang loob. Ang kanyang mukha ay hindi nakakitaan ng anumang anyong malungkot at masaklap, kundi ang palaging tahimik na kapayapaan. Ang kanyang puso ay isang bukal ng buhay, at saan man siya pumaroon ay daladala niya ang katahimikan at kapayapaan, katuwaan at kagalakan. Ang ating tagapagligtas ay napaka-formal at lubos ang pagkamataimtim, ngunit hindi siya malungkot o masungit man.
ang buhay ng mga tumutulad sa kanya ay magiging puno ng mataimtim na hangarin. Magkakaroon sila ng malalim na pagkakakilala sa kapanagutan ng bawat isa. Ang kagaslawan ay mapipigil, mawawala ang magulong katuwaan, magaspang na pagbibiruan, ngunit ang relihiyon ni Jesus ay nagbibigay ng kapayapaang katulad ng isang ilog. Hindi nito pinapatay ang ilaw ng katuwaan. Hindi nito pinipigil ang kasiyahan o pinagdidiliman ang masaya at nakangiting mukha. Si Kristo ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At pagka sa ating puso ay nagahari ang kanyang pag-ibig, ay susundin natin ang kanyang halimbawa. Tumahan sa mas mabuting mga bagay. Kung palagi na lamang nating aalalahanin ang mga pangit at di matuwid na gawain ng ibang mga tao, ay ating masusumpong ang hindi natin maiibig sila na gaya ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Ngunit kung ang ating mga isipan ay namamahay sa kahangahangang pag-ibig at habag ni Kristo sa atin, ay ganyan ding espiritu ang dadaloy na buhat sa atin patungo sa mga iba. Dapat tayo mag-ibigan at magrespetuhan sa isa't isa, bagaman hindi natin mapipigilan di makita ang mga pagkukulang at kapintasan. Dapat paunlarin ang kapakumbabaan at di pagtitiwala sa sarili, at mahinahong kalooban sa mga pagkukulang ng mga iba. Ito ang papatay sa diwa makasarili at pagpapaganda ng ating kalooban upang tayo maging mapagbigay. Sinasabi ng mga aawit, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Awit, Kabanata 37, Talata 3. Tumiwala ka sa Panginoon. Bawat araw ay may sariling suliranin. May mga alalahanin at kabagabagan. At pagka tayo ay nakakatagpo, ay kaydali nating pag-usapan ang ating mga kahirapan at mga pagsubok. Kayrami ng gusot ng ibang tao na bumabagabag sa atin, mga pangambang pinamamahay sa kalooban, at malaking pag-alala na sinasalita na ano pat aakalain na tuloy ng isang tao na wala na tayo mahabagin at maibiging tagapagligtas, na handang makinig sa lahat nating karaingan at tumulong sa atin sa bawat sandali ng pangangailangan. Huwag makialam sa kaguluhan. Ang ilan ay palagi nangangamba at nakikialam sa kaguluhan. Araw-araw ay napaliligiran sila ng mga tanda ng pag-ibig ng Diyos. Araw-araw ay tinatamasa nila ang kasaganaan ng kanyang ipinagkaloob. Subalit kinaliligtaan nila ang pangkasalukuyang mga pagpapalang ito. Ang kanilang mga isip ay laging namamahay sa mga bagay na hindi kawili-wili, na pinangangambahan nilang darating, o maaari namang may ilang mahihirap na bagay, na bagamat maliit, ay silang bumubulag sa kanilang mga paningin upang huwag nilang makita ang maraming bagay na dapat pasalamatan. Ang mga kahirapan na sasagupa nila, sa halip na maglapit sa kanila sa Diyos, na tanging pinagmumula ng kanilang tulong, ay siya pa nga naglalayo sa kanila sa Kanya, sapagkat ang mga ito ay gumigising ng kaligaligan at pagdaing. Mabuti ba ang tayo huwag maniwala? Bakit tayo walang utang na loob at walang tiwala? Si Jesus ang ating kaibigan, nais ng sangkalangitan na tayo'y bumuti. Huwag nga tayong pumayag na ang mga kagulumihanan at mga pag-aalala sa buhay sa araw-araw ay gumulo sa ating pag-iisip at mapadilim ng ating noo. Kung papayag tayo ay hindi tayo mawawalan na ikagagalit at ikayayamot. Hindi dapat tayo magpakagumon sa anumang diwa nakakagalit at nakapapagod lamang, subalit hindi naman nakatutulong upang matiis natin ang mga pagsubok. Maaring nagugulo ang iyong pag-iisip sa pinagkakakitaan mo ng ikabubuhay. Mangyayaring unti-unting dumidilim ang iyong mga pag-asa at nanganganib na ika'y malugi. Datapwat, huwag kang manlupaypay. Ibigay mo sa Diyos ang iyong pag-aalaala at manatili kang payapa at masaya. Idalangin mo magkaroon ka ng katalinuhan upang iyong mapangasiwaan ang iyong mga kapakanan na may kaalaman, at sa ganito'y maiiwasan ang pagkalugi at kapahamakan. Gawin mo ang lahat mong magagawa upang mabuti ang maging bunga
nangako si Jesus na tutulong, ngunit hindi hiwalay sa ating sariling pagsisikap. Kung nagawa mo na ang lahat mong magagawa, pagkatapos na magtiwala sa ating tagatulong, ay tanggapin mong may kagalakan ang ibubunga. Hindi kalooban ng Diyos na ang kanyang bayan ay manlupaypay dahil sa pagkabalisa. Ngunit hindi tayo dinadaya ng ating Panginoon. Hindi niya sinasabi sa atin, huwag kayong mangamba, walang panganib sa inyong daan. Naaalaman niyang may mga pagsubok at mga panganib, at pawang sa ating malinaw niyang ipinakikilala. Hindi niya binabalak na alisin ang kanyang bayan mula sa isang sanlibutan na punong-puno ng pagkakasala at kasamaan. Datapwat, itinuturo niya sa kanila ang isang kanlungan hindi maiguguho kailanman. Ganito ang kanyang idinadalangin patungkos sa kanyang mga alagad. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Sa sanlibutan, aniya, ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Juan Kabanata 17, Talata 15 at Juan Kabanata 16, Talata 33. Mahalagang aral. Sa sermonya sa bundok, itinuro ni Kristo sa kanyang mga alagad ang mahalagang aral tungkol sa kailangang pagtitiwala sa Diyos. Ang mga aral na ito ay itinalagang magpasigla sa mga anak ng Diyos sa buong panahon at umabot sa ating kapanahunan na puno ng mga pangaral at kaaliwan. Itinuro ng tagapagligtas sa mga sumusunod sa Kanya ang ibon sa himpapawid samantalang umaawit ng mga pagpuri na hindi binabagabag ng anumang pag-alala sapagkat hindi sila nangaghahasik o nagsisigapas. Gayun may ipinagkakaloob ng dakilang ama ang kanilang mga kailangan. Itinatanong ng tagapagligtas, hindi ba galalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Mateo Kabanata 6, Talata 26. Binubuksan ng dakilang tagapagkaloob ang kanyang kamay at pinagkakalooban ang lahat niyang kinapal. Ang mga ibon sa himpapawid ay hindi niya kinaliligtaan. Hindi niya sila sinusubuan ng pagkain, subalit inihahanda niya ang kanilang mga kailangan. Kailangan nilang tipunin ang mga butil na kanyang isinabog para sa kanila. Dapat nilang ihanda ang kanilang gagawing pugad. Dapat nilang pakainin ang kanilang mga inakay. Nagsisiyaon sila sa paggawa na nangag-aawitan sapagkat sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. At hindi baga higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Kayo may mga pag-iisip at sumasamba ukos sa Espiritu, hindi ba gahigit ang halaga ninyo kaysa mga ibon sa himpapawid? Kung magtitiwala lamang tayo, ay hindi ba gaibibigay ang ating mga kailangan ng gumawa sa atin, na tagapag-ingat ng ating buhay, at isang nag-anyo sa atin ng ayon sa kanyang sariling larawan? Wariin ang mga liryo. Itinuro ni Kristo sa kanyang mga alagad ang mga bulaklak sa parang na nagdadamihan at nag-iinaman sa simple kagandahan sa kanilang ibinihis ng Ama bilang isang pahayag ng kanyang pag-ibig sa tao. Ang wika niya, wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano nagsisilaki. Ang kagandahan at kaayusan ng mga tunay na bulaklak na ito ay higit pa sa karilagan ni Solomon. Ang pinakamainam na kasuotan na likha ng katalinuhan ng sining ay hindi maitutulad sa natural na hubog at maningning na ganda ng mga bulaklak na ginawa ng Diyos. Itinanong ni Jesus, kung pinararamdam ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay ginagatong sakalan, hindi ba galalong-lalo na kayo'y pinararamdam niya? O kayo mga taong kakaunti ang pananampalataya? Mateo Kabanata 6, Talata 28 at 30. Kung ang Diyos na banal na pintor ay nagbibigay sa maiinam at iba't ibang kulay sa karaniwang mga bulaklak na isang araw lamang ay nalalanta na, gaano kaya kalaki ang pag-iingat niya roon sa mga nilikha niya ng ayon sa kanyang sariling wangis? Ang aral na ito ni Kristo ay isang saway sa nangangambang kalooban, sa kagulumihanan at pag-aalinlangan ng pusong walang pananampalataya.
Nais ng Panginoon na ang lahat niyang anak na lalaki at babae ay maging masaya, payapa at masunurin. Sinasabi ni Jesus, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo, at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Juan Kabanata 14, Talata 27, at Juan Kabanata 15, Talata 11. Huwad na kaligayahan. Ang kasiyahang nakukuha sa mga sakim na layunin na labas sa landas ng tungkulin ay tiwali, lumilipas at di panatag. Ito ay nawawala at ang kaluluwa ay puno ng pangungulila at kalungkutan. Subalit may kaligayahan at kasiyahan sa paglilingkod sa Diyos. Ang Kristiyano ay hindi pinababayaan mag-isang lumakad sa hindi tukoy na mga landas. Hindi siya pinababayaan sa mga walang kabuluhang pagsisisi at pagkabigo. Kung hindi natin tinatanggap ang mga kaligayahan sa buhay na ito, ay maaari pa rin makaasa tayong may katuwaan sa kabilang buhay. Datapwat dito pa man, ay maaari magkaroon ang mga Kristiyano ng kaligayahan sa pakikipag-usap kay Kristo. Maaaring tanggapin nila ang liwanag ng kanyang pag-ibig. Ang hindi lumilipas na kaaliwa ng kanyang presensya, bawat takbang sa buhay ay makapaglalapit sa atin lalo kay Jesus, makapagdudulot sa atin ng lalong taimtim na karanasan sa kanyang pag-ibig, at mailalapit tayo ng isang hakbang sa pinagpalang tahanan ng kapayapaan. Kaya nga, huwag nating alisin ang ating pagtitiwala, kundi magkaroon tayo ng matibay na pag-asa, lalong matibay kaysa nakaraan. Hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon at tutulungan niya tayo hanggang sa wakas. Unang Samuel, Kabanata 7, Talata 12. Masdan natin ang mga haliging bantayog, mga tagapagpagunita ng mga ginawa ng Diyos, upang tayo'y aliwin at iligtas sa kamay ng manglilipol. Ingatan natin sariwa sa ating alaala ang lahat ng masintahing kaawaan na ipinakita sa atin ng Diyos. Ang mga luhang pinahiniya, ang mga sakit na kanyang inalis, ang mga pangambang kanyang hinawi, ang mga kasalatang kanyang nilunasan, at ang mga pagpapalang kanyang ipinagkaloob. Sa ganito'y napalakas ang ating sarili upang magpatuloy sa nalalabi pang bahagi ng ating paglalakbay. Di natin maiiwasan ang pagtingin sa mga bagong bagabag sa dumarating sa paglalabanan. Datapwat, makatitingin tayo sa nakaraan at gayon din sa darating at makapagsasabi. Hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon kung paano ang iyong mga kaarawan ay magkagayon nawa ang iyong lakas. Deuteronomio, Kabanata 33, Talata 25. Ang pagsubok ay hindi higit sa lakas na ibibigay sa atin upang ito'y makaya. Kung gayoy, gawin natin ang ating gawain saan man natin masumpungan ito. At sumampalataya tayong anuman ang dumating, ay bibigyan tayo ng lakas na kasukat ng pagsubok. Ang kagalakang parating. At balang araw ay bubuksan ang mga pintuan ng kalangitan upang tanggapin ang mga anak ng Diyos at mula sa mga labi ng hari ng kalwalatian ay mamumutawi ang pagpapala na aabot sa kanilang mga pakinig gaya ng pinakamasarap na himig. Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanlibutan. Mateo, Kabanata 25, Talata 34. Sa gayoy, magagalak na tatanggapin ang mga tinubo sa tahanang inihahanda ngayon ni Jesus. Doon, ang makakasama nila ay hindi ang mga hamak na tagalupa, mga sinungaling, mapakiapid, marurumi at hindi sumasampalataya sa Diyos, kundi ang mga makakasama nila ay yaong mga dumiig kay Satanas. At sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay nagkaroon ng sakdal na karakter. Bawat pagkiling sa pagkakasala, bawat kapintasan na nagpapahirap sa kanila sa lupang ito ay inalis na ng dugo ni Kristo. At ang kadahilanan at kaliwanagan ng kanyang kalwalatian na higit pa sa liwanag ng araw ay ibinigay sa kanila.
at ang kagandahang moral, ang kasakdalan ng kanyang karakter ay nagliliwanag sa kanila na sa kahalagahan ay lalong higit sa karilagan kaysa kanilang kalwalhatian. Sila'y mga walang kapintasan sa harapan ng dakila at maputing luklukan, na nakikibahagi sila sa karangalan at pribilehyo ng mga anghel. Sa harap ng maluwalhating mana na maaring kanyang matamo, ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Mateo Kabanata 16, talata 26. Maaaring siya'y dukha, ngunit siya ay may hawak na isang kayamanan at karangalang hindi kailanman maibibigay ng salibutan. Ang kaluluwang natubos at nalinis sa mga kasalanan at ang mararangal niyang kapangyarihan na itinalaga na sa paglilingkod sa Diyos ay walang kapantay ang kahalagahan at may kagalakan sa langit sa harapan ng Diyos at ng mga banal na anghel. Dahil sa isang kaluluwang natubos, isang kagalakang binibigkas sa pamamagitan ng mga awit ng banal na tagumpay.